Kalampasa sila. Oo, gagalito sila. Napamission impossible ako ron ha. Bakit kayo nagpapalit ng air filter? Kasi maganda pa nagpalit kayo ng air filter. Ang inyong nagsasala kasi ng maduduming hangin sa inyong engine. Pudpud na nga. Dahil bakal pa bakal na nawala no. Alright, good day guys. Napakainit na tanghali sa inyo. Sa video na to guys, share ko lang sa inyo yung mga experience ko sa pagmumotor natin. Kasi may mga deep thoughts ako lately about sa mga nangyayari sa akin, about sa ito nga pag may maintenance. Pupunta ako ngayon kasi pudpud na yung brake pad ko sa Shotty Motor Cycle Wind Parts. Actually hindi ko na tansyan na silip na pudpud na pala yung brake pad ko. Naramdaman ko na lang na parang may tumutunog, nagkakaskas ang bakal. So pudpud na ulit yung harap kong brake pad sa likod, makapal pa. 8,000 kasi nagpalit ako ng brake pad ko kay Kila Daryl din. Nung stock natin napudpud siya ng 12,000. Tapos ngayon, napudpud siya sa 8,000. So, hindi kasi Honda Genuine Parts yung ginamit natin sa brake pad sa harap. Di ko alam kung anong brand yun, pakita ko na lang mamaya. 86 yung tinakbo niya. So, bali ngayon, ang mangyayari, every 8,000, baka magpalit na ako. Or, pag nakarating na ako na 8,000, tsaka doon ko siya sisilipin. Kasi minsan di ko na nasisilip eh, di ko napapansin na ang layo ng tinakbo ko. Kaya, nababiyahe ko siya sa mga malalayong lugar, tapos pinang-AMC taxi ko. Kaya, ang bilis din tumakbo ng aking trip meter. So sa mga nagtatanong nga, wala nang mekos-mekos, start na natin. Una sa brake pad guys, tuwing kailan kayo magpapalit ng brake pad. Ako ito, una ko nagpalit ng brake pad, noong naka 12,000 km akong tinakbo. Sumunod ngayon, after ng 8,000 km na tinakbo. Teka lang, may nabusina sa likod ko. So, ngayon, bali mangyayari, tuwing every 8,000, i-check ko na lang yung brake pad natin. Lalo na sa harap kasi yung pinakamadalas kong nagagamit. Actually, sabi ko ginagamit ang pagbe-brake ko, harap at likod. Hindi lang harap, hindi lang likod. Pero mas nag-force ako madalas kasi sa harap eh. So next naman guys, kailan tayo magpapalit ng langis? Ang langis, alam nyo naman, depende sa inyo yan. Normally, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 km katulad sa akin. Ako, 2,500 to 3,000. Depende kung may iba akong papamaintenance, sinasabi ko na sa change oil ng 2,500, pero talagang 3,000 ako. If you look at the manual ng Honda PCX160, every 5,000 or 6,000 ang palit ng ating langis. Gamit ang Honda Genuine Oil. Sa gear oil naman, every other change oil. Kaya ako guys, hindi ako sa kasa nagpapalit ng langis. Katulad ng na-experience ko dati, hindi rin nila binabalik yung sobra na 200 ml na matitira sa Honda oil mo. Actually guys, hindi lang ako pala naka-experience niyan. Kaya gumawa talaga ng video parang ngayon. Kasi may mga kasa. Guys, disclaimer lang, hindi po lahat ng kasa ang sinasabihan ko rito. May mga kasa na hindi siya trustworthy. Kasi may mga kasa na inahabol yung quota or yung pera ng sales. Gusto nila yung marami silang benta, malakas ang kanilang kita. Kasi siguro may mga bonus sila or promotion, I don't know kung ano makukuha nila sa ganun. Katulad ng maaga ka nila pagpapalitin ng parts, sasabihin nila na, sir, palitan na natin yung ano nyo, ganyan, ganyan. So ako, swerte ako kasi nga, ito nga yung Shotty Motorcycle and Parts, nakilala ko, diba? Sa kaibigan ko kasi yun nga, trusted yung mga mechanics. Actually, swerte kayo kung may mga mekaniko kayong kakilala na yun nga, na mapagtatanungan palagi. Kasi ako guys, kahit hindi naman sa kanila ako dati papa-maintenance, tinatanong ko talaga kung may papalitan eh. Sir, bakit papalitan to? Bakit nyari, itong slider piece, bakit papalitan yung slider piece? Ano yung problema niya? Tapos, paano mo malalaman? Alam nyo yun, kung nandun na rin kayo sa kasa, magtanong na rin kayo, di ba? Parang simpleng tanong, dagdag kaalaman. Para at least hindi kayo nagogoyo, di ba? Hindi kayo namemekos-mekos. Pinsan ko, ADB 160 rin siya. 800 ml din ang laman ng ADB 160. Tapos, hindi binibigay sa kanya yung 200 ml. Actually, sa akin dati, hindi binibigay. Akala ko nagagamit din lahat. Nagkasa nalaman ko na may natitira laging 200. Siyempre yung kasa, kada tabi nila ng 200 sa mga nagpapa-change oil sa kanila, nabubuo ng 800 ml. So, pag nakaapat na lata ka, may isang pan-change oil ka na ulit. Tapos ginagamit nila siguro sa ibang customer, 'di ba? Tapos ang napupunta yung extra na binayad ng customer, 'di ba? Baka sa kanila na 'yon. Kaya maganda talaga kukunin niyo yung 200 ml na natitira. May mga kasa rin na siguro nagbibigay ng sobra, pero ako, experience ko, experience ng pinsan, experience din ng pinsan ko, hindi na namin nakukuha.
Kaya ako, buti ako, una pala, nagmotol na ako, kaya lumipat na ako ng pasa. Hindi talaga yun yung dahilan ba't ako lumipat sa mga motorcycle shop na meron na hindi sa Honda. Kaya kayo guys, lagi nyo natandaan, kung sa kasa pa rin kayo, okay lang yun. Basta kukunin nyo yung 200 ml na sobra. Kasi makakabuo kayo ng isang 800 ml nyan eh, sayang. Tapos guys, next naman tayo. Tapos na tayo sa brake pad, tapos na tayo sa langis. Punta naman tayo sa spark plug. Ako guys, ang kakapalit ko lang ng spark plug, ito yung picture niya. Nagpalit ako ng 20,500. Actually, dapat dati pa ako magpapalit niyan ng mga 15,000. Kasi naalala ko kay Honda Airblade, 10,000 ata ako pinagpalit noon. As per manual kasi guys, 12,000. Kaya nga ito, hindi ko minsan mag-get sa manual eh. Hindi mo siya ganong, hindi siya para sa akin, hindi 100% reliable source yung ating manual. Stop light, dito tayo sa may lilim. Inat eh. May isa kasi akong kaibigan din sa Facebook, hindi kami close, pero nakita ko kasi kakapalit lang niya na spark plug, nasa 28,000 na yung tinakbo ng motor niya. So nagtaka ako, sabi ko bakit 28,000 ka umabot? Ako parang 10,000 nga sa Honda Airblade. Pinagpalit ka agad ako ng kasa. So yun nga, medyo nagsuri din ako, pinag-aralan ko rin bakit ganun. Ito, 20,000 na ako nagpalit. Actually, wala pa akong problema sa torque power niya. Wala akong problema sa kickstart. Okay na okay pa yung spark plug ko. Nung nagpapalit ako, ito yung tsura niya. Sabi nung mekaniko, maganda yung sunog ng motor ko. Kahit hindi pa siya papalitan, kahit nga paabutin ko ng 25,000, pwede pa. May ambulansya. Sorry, maingay ha. May patay. Parada. Pag nakakalampas na sila. Oo, gagalit na sila. Tumawid na kasi isa eh. Tama naman, patapusin nyo muna. Kaya nga, balikan ko lang. So tinarget ko na kasi sa motor ko na every 20,000 papalitan ko yung belt. Every 20,000 papalitan ko yung spark plug. Para at least wala akong aberya sa kalsada. Kasi nga, napamission impossible ako rin ha. Kasi nga, ayoko magka-aberya. Takot ako na sa kalsada ako abutan. Kasi pinagagamit ko nga ng MC taxi. Kawawa naman yung pasaherong nakasakay sa akin. Kung doon ako madisgrasya, diba? Tsaka syempre doon sa girlfriend ko. Kung ako lang madadama, walang problema eh. Katulad itong brake pad natin sa harap. Ngayon ko lang naraman na pudpud na. Kasi nga hindi ko nai-inspect. At least charge to experience. Na every 8,000 at least i-check ko na siya. So kayo guys, recommend ko sa spark plug nyo, try nyo paabuti ng 20,000 above. Huwag na kayo magpasa 25. Sulit na sulit na yon. Huwag kayo maniniwala sa kasa na maaga kayo pagpapalitin ng spark plug. Katulad nun sa pinsang ko, yung ADV 160 niya 8,000 din pinagpalit na. Pero 760 siya nagpalit. Kasi yung kasa mismo, yung kasa kasi ganyan minsan eh, alam mo yun, yung aga-aga pa magpapalitin ka na. Sabi nga sa akin ng mekaniko ko, kaya ang ganda ng sunog pa ng spark plug ko. Isipin nyo guys ha, yung spark plug ko, pinang long ride ko yan, pinang AMC taxi ko yan. Alam nyo kung saan lugar ko na nadadala yung motor ko na to, diba? Tapos panay traffic pa, pero ang ganda pa rin ng performance ng spark plug na kinalabasan, diba? Kasi nga, nakascooter naman tayo, hindi naman tayo naka big bike. Tsaka ang spark plug kasi naaalagaan yan sa langis mo. As per our trusted mechanics ha. Lalo na kung ako, wala naman akong alam sa motor, natututunan ko siya sa pagtatanong sa kanila. Hindi maabot stoplight, pero malapit na tayo. So yun yung akin para sa spark plug ha. So tapos na tayo sa spark plug, tapos na tayo sa brake pad, tapos na tayo sa langis. Punta naman tayo sa belt. Ang belt ko guys, actually 24,000 yan sa manual. Pero nagpalit na ako ng 20,000. Sa Airblade, unang pinagpalit sa akin ng kasa niya ay 12,000 na Goyo Oro, na Mekos ako ron. Wala kasi akong alam, pero charge to experience yun. Isang best lang naman nangyari sa akin yun. Belt kasi natin guys, normal yan na magkakaroon yan ng crack. Pero may lalim kasi yan ng crack eh. Makikita mo yan doon sa bandang likod, tapos sa bandang gilid, likod tapos gilid. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo. Doon nyo makikita kung malalim na yung crack niya. Tsaka pag binukan nyo siya, hindi porke may crack siya, dangerous na yun ha. Hindi yung ganun.
Kaya ako recommended ko sa inyo, magpalit kayo ng belt 20,000 to 24. Huwag na kayo sumobra doon. Ako 20,000 okay na. Kasi pinanglulong ride ko nga, ito nga, pinang AMC taxi ko. Sa akin kasi priority ko talaga safety. Eh magkano lang din naman ang belt, ba? Diba? Tapos magagamit mo ng 20,000 kilometer. I think sulit na sulit na yun. Isabay nyo na yun panagpalinis kayo ng gilid para isang gastusan na lang. Tapos guys, air filter naman ako, nagpalit ako ng 12,000. Ayan naman, kahit every 12,000 or 10,000, sulit na sulit na yan. Bakit kayo nagpapalit ng air filter? Kasi maganda pa nagpalit kayo ng air filter. Ayan yung nagsasala kasi ng maduduming hangin sa inyong engine. Siyempre, para maganda yung takbo ng inyong engine, para tumagal yung buhay niya, kailangan niya ng magandang hangin, di ba? Lalo na kung mahilig kayo mag long ride, na taga Manila rin kayo, puro alikabok. Ayan yung... Boss! Brake pad, pudpud na! Sa harap? ABS? Oo. Na-message ko na si Daryl eh. Nagdidikitan na yung bakal, narinig ko na lang eh, kumakalikod na. Kasi diba nagpalit tayo noon, kailan lang? 8,000 lang tinakbo niya, napudpud agad. Malayo na sa harap ko. Sa likod makapal, sa harap, maano. Baka more sa harap lang. More sa harap lang? Paano ba na-adjust yung brake sa likod? Parang mahina yung brake ko eh. Dati kasi may... Wala no? Ayun yung talaga yung brake niya sa likod, di mo magagalaw. Dati kasi sa airblade, nagaganon eh, na-adjust eh, parang... Tignan natin yung brake pad natin. So yun nga guys, yung air filter ko, every 10,000 to 12,000, hindi na masama yun. Binabombahan naman yan ng mga nagilinis sa inyo. Kung nagpapalinis kayo na pangkilid, sinasabay na nila yun. Tapos huwag ka kayo bibili ng washable air filter kasi ang lalaki ng holes nun, napasok sa yung alikabok nun sa loob ng engine. Actually, meron ako nun, binenta ko siya kasi nga, nagpost ako sa group ng PCX. Eh, yun nga yung sinabi na sa akin pag gumamit ka ng washable filter. Mas napasok yung mga dumi ron sa engine mo, mas masisira, mapapamahal ka sa pagtitipid mo. Kaya huwag kang gagamit nun. Ayan, nalagay ng WD-40. Pudpud na nga. Dahil, bakal to bakal na, nawala no. Ito yung itsura niya guys, picturean natin para mas makita niya ng malinaw. Okay na no? Okay na, punta ka si Daryl. Punta natin yung may-ari, babae tayo. Da! Okay na. Nagpapalit na ako ng brake pad. Pudpud na pudpud. Narinig ko tumatama eh, sabi ko may tumutunog. Magkano yun da? Eh, labor pa. 300. Bigyan ko na lang pang kape sila kuya. Salamat da. Teka da. Bigyan natin pang kape yung ating solid mechanics. Basta. Thank you. Thank you. Salamat. Ako sobrang thankful ako sa mga mekaniko kasi hindi sila madamot sa mga kaalaman, 'di ba? Yun yung ma-appreciate mo na mekaniko. Yung iba kasi ayaw magturo kasi pag tinuruan nila, syempre mabuhasan niya naman sila ng customer. Pero hindi naman ganun din kasi 'yun. Kasi ako hindi ko naman din pinag-aralan para ma-DIY ko siya. Pinag-aralan ko lang for emergency din. Kunyari masiraan kayo, at least may alam kayong gagawin, 'di ba? Tsaka maganda yung may alam ka ron sa video. Tsaka maganda yung may alam ka sa kalsada. Thank you, boss! Oh, yun nga, yung ginastos natin, 300 pesos kasama na yung labor. 300 para sa 8,000 kilometer. Okay. So, yan! Makapag-brake na ulit tayo sa harap. Galing ako Robinson Ermita, talagang pinipigilan ko mag-brake sa harap kasi nga nagbabanggaan na yung bakal sa disc brake ko. So yun guys, hindi ko na papabahayin ng ating video. So hindi pa ako mapag-set ng long ride guys kasi medyo busy pa tsaka napakainit. Bala ko talaga bumiyahin ng norte kasi puro south yung mga naging biyahin natin. At may mga subscribers tayo nagayaya mag-rides. Antayin nyo guys, mag-set ako ng rides natin. Sige. So yun guys, dito ko natatapusin yung video. Sana nakatulong sa inyo yung mga information today. Tanong lang kayo kung may mga gusto pa kayong malaman. Kumahagilap lang din naman ako ng mga information at ginagamit ko yung channel natin para makapagbigay ng information at makatulong sa inyo sa mga nanonood. At
disclaimer ulit ha, hindi lahat ng kasa ang aking tinutukoy. May mga kasa na nagme-mekus-mekus para kumita ng extra. Discarte nila yun eh. Pero syempre, at the end of the day, nasa kamay nyo naman yon kung magpapalit kayo or hindi. Pero kadalasan kasi, pag bago ka nga, wala kang alam sa motor, eh, mapapasang-ayon ka sa kanila. Kaya maganda mag-research din muna tayo para alam natin, di ba? Ano rin naman mali sa pagpapalit ng maaga. Kung may pera kayo, sige, gumastos kayo, di ba? Okay lang yun eh. Pero kung katulad ko na hindi naman ako mayaman, at katulad ng ibang riders dyan sa kalsada, sobrang binabalyo natin yung pera, pinaghihirapan natin yun. At syempre, hindi tama na sayangin ng ganun-ganun lang. At ayun nga guys, stay safe and stay hydrated sa init na panahon na to. See you guys on my next vlog.